Ito guys, tingnan nyo, nagbi-blink na siya. Hindi na po ako makapag-print, so pinabalik ko na lang po yung mga estudyante guys. Ayan, tingnan nyo naman, nagbi-blink siya. So kailangan na natin siyang i-reset. Kasi kahit anong gawin kong, akala ko yung bond paper lang yung problema guys. So finix ko na yung bond paper, ayaw pa rin. Nag-exceed na tayo sa maximum limit niya guys. So kailangan natin i-reset. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Actually guys, gabi na po. Kaya masyadong medyo madilim na. Kaso lang po, nag-vlog po ako kasi gusto ko lang i-share sa inyo. Meron po kasing mga bata nagpa-print sa akin. Kaso lang nagka-problema po ako guys. Yung printer ko po, kailangan na natin siyang i-reset kasi umabot na siya sa maximum limit niya sa pagpiprint. So, baka rin naman kayo, maka-encounter kayo ng ganitong problema sa mga printer nyo kung may pareho kayong printer sa akin. So, ayan guys, nakapag-download na tayo ng resetter. Actually guys, kanina pa ako naghanap ng resetter. So, ayan na, nakahanap na tayo ng libre. So, ganito lang guys ang gawin natin. I-follow nyo lang po yung direction ng video na to. I-open na natin siya. So, ito po ang lalabas. I-X lang natin. Yan. And then dito, marami siyang option guys. Then, i-click lang natin to siya guys. Ayan. So, lalabas na po yun. I-enter nyo lang po yung password. Ang link po ng website na kinuhaan ko po ng free na resetter na to, ilalagay ko po sa description box, pati na rin po ang password. So, ayan guys, yan yung password na binigay nila. So, and then, dito na tayo sa select. And then, dito sa auto selection, click nyo lang ang ito. Then, okay. Dito tayo sa particular adjustment mode. And guys, dito sa may maintenance, click lang natin itong waste ink pad counter. And then, okay. So, itong lalabas. So, check lang natin itong main pad counter and then platen pad counter. And then, click natin itong check. Ayan na yung maximum limit ng ating printer. Ang next natin gawin ay, dito na lang tayo sa, i-click natin tong dalawa pa rin. And then, i-initialize na natin, guys. When the OK button is clicked, counter will be initialized. And then, OK natin. Okay, ayan. So, ito turn off na natin yung computer. Ay, ang printer pala guys. So, turn off natin. I-okay na natin. So, the waste ink pad counter has been initialized properly. Turn on the printer and click the check button to check the waste. So, on muna natin. And then, pagkatapos natin i-on yung printer, ayan, tumutunog siya guys. Ayan, tumutunog siya. So, i-okay na natin. Ayan guys, tingnan nyo, hindi na siya nagbi-blink. Ayan, makakapag-print na naman tayo ulit. So, hindi na natin kailangan pumunta pa sa technician or doon sa service center nila para mag-reset ng ating mga printer. So, thank you din po sa may-ari ng website, ng link. I-share ko po ang link sa description box guys kasi ang iba kasi may bayad pero yung link na i-share ko dyan sa baba guys, yan yung website na free lang, may password na rin siyang i-provide. Yun ang i-download nyo na resetter guys kasi ang dami kong kanina pa ako guys, actually kanina pa ako naghahanap ng libre lang, syempre doon tayo sa nakalibre tayo diba? Mahal kasi yung mga resetter nung nakita ko. Pero yung link na i-share ko guys, libre lang talaga guys. At saka sundan nyo lang yung video na ginawa ko guys. Ganun lang pag-reset ng mga printer natin. So, ayan guys, tuloy na naman tayo sa business natin. Kailangan nila bukas ng umaga kaya talagang pinagpuyatan ko guys
ang pag-fix ng problema ko sa printer na to, guys. Yan lang po, guys. Hanggang sa muli po. Sana may na-share po ako sa video na to. Salamat sa panonood. Paalam. Bye!